Welcome to Hashtag Life 101 Fellows Blog and Mascara Creation Australia Asia. Hello to all the teams from the country of Philippines. Hi guys, welcome to the backyard, and of course welcome all back to Hashtag Life 101 Fellows Blogs and Mascara Creation Australia Asia. Today's segment is all about life, and we are gonna continue on showcasing about the christening of our baby Korea. Welcome to you all, subscribers and love hearts. So we are going to showcase the part 3 of baby Korea this time. As you have seen already, the part 2 of our christening with baby RJ. So I hope that you don't mind watching this, and love heart to every single one of you. Hello from Australia. Love baby Korea. Hashtag Life 101 Fellows and Creations Australia Asia. Ngayon po 6:40 ng gabi. Dito po ako kung saan po yung venue po para bukas. Kasama ko po dito si Cornel. Para po yun po, nilagay po yun sa likod. Okay lang po.
So, ito po yung magiging venue po bukas. So, tingnan na lang po natin kung ano po yung magiging resulta po mamaya. Po, tapos na po kaming nabuo ng mga instrument. Tapos, nilagyan na lang po namin dun sa likod. So, maraming salamat po kay Kunel. Juan. Maraming salamat. So, ngayon po, uwi na po muna kami. Tapos, maya po, darating na po sila. Yung guys, po. Bye. Guys, this is the day that we've been waiting for. Ito na po. Mamaya-maya na po. Kung sino man po yung gustong mag M3 Event Design in Baruanga, Aklan. Ito po yung mga numero 0918753-3604 and 0921538-3254 and 0907361732. Yan po yung mga numbers. Nirandal na kung sino man po yung gusto mag ano po ng event magpa-design. Okay, pasok po tayo. Yan ang naman po eh. Okay po, yan ang portables. Kita-kits po mamaya. For now, uwi po na ako. Sorry. Bye.
Salamat, kid. Ano oras mana sa ano? Charlotte. Ay, nagsendam ako dahil kape? Ha? Hi. Hindi ko sa'yo magmotor, eh. Ha, sige. Salamat, kid. Ano po yung lichon? Nakabalat po siya na sa ako, saka nakapun na sa'yo mula po kanina. Napakatawag po si Jesus, alang-alang sakto, patay niya. So, nasasabi natin lahat, kumikilala tayo na si Jesus ay namatay sa cross, at ang kamatayan itong kakayanan na buhay natin ay sakto. Kasi napakatawag tao siya sa Savior, ang Lord, na ang Father. So, from the starting point, itong si Karina, okay? So, sa Christian Gatherings, ang ginagawa po namin, ito po ang mga wala. So, ang kanilang patay na matatanggap ay ginagawa namin sa Jesus of Division. Then, now, yung kami lamang naging 12 years old, 13 years old, pataas, mag-attend ko sila ng water baptism. So, dalawa matatanda. Certification of delegation, at saka certificate of baptism. So, ano naman sa pananaw ng mga magulang? Ano ang mga bata? Children become a friends of Jesus. So, mga bata ito, sa totoo lang, yung mga bata ito, kasunga-unga ay parang nasa kanila. Because they are become innocent, okay? Sa kasalanan. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Pagpagdating ng 12 years old, 13 years old, alam na nila kung ang ginagawa nila ay tama o ano. So, God start to judge Diyos mga edad ng mga kabataan. So, ang sabi sa Bible, yung sabi ko, Mark chapter 10, verse 14. So, Jesus instructed his disciple to let the little children come to me and do not hinder them. Ang salitang hinder, huwag natin pagbawalan. Okay? Kasi ito lang, mas makaganda ang mga sa damong sitwasyon ng kanilang buhay ay sila na kakilala na siya. So mga magulang, ito Diyos natin na pag-ibigyan sa mga nakikita. Okay? We are not living here on earth through religion. We are living here on earth by relationship to our Savior. Ito mga ka, mga magulang, sabi ko dito, children are become a blessing to the Lord. Yan sabi kanina sa introduction po natin. At itong children is a blessing to the Lord. Kasi si Jesus mismo nagsabi, naging blessing kasi sa time ni Jesus, ang mga bata ikuha niya at pinarga, inilagay sa kanyang arm. At ang sabi niya ng ating Panginoon, the kingdom of God is for him. Sabi ni Jesus, I start to bless the life of this children. So si Maria ay naging blessing niya. Okay? Hindi sa church, kay Lord. Kaso ang mga churches ngayon, may mga legalities. So kailangan sa church siya. So ito ang kalagahan ng buhay ng mga bata. Eh, tayong mga nilong at ninang, na diyan masasabi natin, ito ba ang kaluban ng bawat grupo na may ninang at ninang? Sa totoo lang, ang ating Panginoon Jesus Cristo, si Simon at saka si Anna, okay? Sabi nila, yung mga nila, huwag muna kaming mamamatay unless na makita namin at nagpapagod. So sa temple, sila, si Simon ang nag-administer, okay? Si Anna ang nagpatong or she start to lay hands, her hands sa buhay ng ating Panginoon. So sa atin, hindi ko ito tradisyon or doctrine ng Diyos. Because, ninong at ninang, you are served as a second parent. Okay? Second parent. Kayo ang pangalawang magulang ng inaanak niyo. Pero sa amin, hindi ko namin tinuturo ang mga bata na every December, punta ka doon sa ninong at ninang. Pero sa totoo lang, kung minsan tinuturoan natin ang mga bata na maging doctor. Ano? So, kung minsan sa amin, tinuturuan namin na hindi nasasabi palagi ka niyan ang nabalik ng mga bata. So, gusto ko yan, ang salita Manila yun sa kamatilay, it derives from the whole time. So, may wala niya. Right? Pag sinabi Manila, si Manila, lalaki po yun. Pag sinabi Manila, para sa mga bata. Because tatlong bagay ang papel ng mga nilang atin. Sabihin ko ito para alam natin what is the responsibility of the school source. Number one, you are served as a second parent. Number two, you start to set a good example to your family. Okay? Kasi pag sinong parent kayo, kayo ang intelligent sa mga anak o sa dami mong inaak. Kasi sabi pa rin siya, kung ang mga inaak kayo kapawa ng kali, may pag din na si tayo. Tama? Kasi hayaan lang. Okay? Kung may abogado dito, sabihin, sorry, patayin na ako bahala sa korte. Hindi mo. Kaya so start to set a good example. Number three, kung inong at inaak, okay? You have become a blessing to your inaak. By the way, pag sinabi niyo, you are become a blessing. Not just for money, for material thing.
you are become a blessing in a general word, okay, sa kabuang salita. Kung may pirang ka, gusto mong papalain, just what, nabibigyan kayo ng sobre, no? So, sobre, hindi po yung doctrine ng Diyos. Sa pag ako ang mabibigit ng batang sobre niyo, hindi po kayo sa inanak niyo, hindi sa akin. Okay? So, nakakaya, nabibigyan niyo sa akin. Kasi yan ay parang papapalam niyo sa akin. Amen? So, itong responsibility ng mga maninay at sa pananay. And by the way, number 2 ang malaga. Dapat ang minong at sa kaninang, you are about hearing, sikon, hearing to you. Alam mo, lahat kayo ay we are faithful to our groups, okay? Papatuloy po natin yan. Kasi marami ngayon na pagdating sa ganito, at sa katotohanan po ito, ang simple ng pagtitipong ito, hindi po ang seremonya ng kung ano sinabi, ang pinakasimple ng attraction sa pagtitipong natin ay ang Diyos at ang bata. Kasi ang batang yan, mamaya, iaral natin tatlong confirmation po yun. May confirmation sa bloodline, pangalawa, may confirmation siya sa buhay na humugot siya na lakas sa pamilya. Kaya, hindi natin sabihin ang kalila ay talagang ito ang daan ng kaligtasan natin. No? It serves as ally sa bata. And number 3, may tinatawag na the anointing oil symbolizes this is talk about the Spirit of God that rules sa bata. So, yan ang ceremony na nagawin po natin ngayon. Sa parents naman, tayo ang dati umi at sa dati sila ayon siya. It's a responsibility of parents upbringing. Dali natin ang ating blessing na galing sa Diyos, i-upbring natin na magkaroon siya ng the fear of the Lord. Number 2, nurturing. Tayo mapapakain. Si dati umi ang maghanap ng pera para bilhan ng gatas, si Karela. Okay? Number 3, imanis ng tama. Kaya tatlo ang malaga na duty ng magulang, ano? Upbringing, nurturing, at saka managing. Tanda natin itong mga blessing. Just like sa akin, ilang blessing ko dito, si Magsa, saka si Kila, ang isa doon sa Boracay. Okay? Hindi ko pagmay-ari sila. Hindi ko sila ito, dahil balang araw kukunin sila. Lalo-lalo ang magkaroon ng asawa. Okay? So, magulang, ihanda ang puso, hindi ito part ng breadwinner sa pamilya. Pag kinuha yan, hindi ang kinuha, positive kinuha ng magkaroon ng partner, huwag mong bawalan. Okay? Hindi ba kasi bawal, magkaroon mo ng ano ng asawa. Okay, so, hindi yun yung mature. So, itong kalagahan ng responsibility ng parents. Okay, sa congregation naman, sa natin, anong pagkakas natin? Sa mga father-in-law, okay, mga in-laws, mga members of the family, anong pagkakas natin? Ang sabi dito, you serve as a counselor or guide. Okay, dito ko tayo, ako, sa buhay ni Karia, maging counselor ako, okay, maging guide. So, may papel pala ako sa kanya. Kahit as I am a member sa gatherings na ito. So, tanda natin malaga po yun. So, itong pagtitipon at bago natin ialay si Aria, Karia, mahirap ibigkas ang pangalan ni Karia. Ito ay napapatunay na kung saan sa oras na ito, ipakita natin kay Lord na itong batang ito ay para sa kanya. Hindi po para sa religion o sa denominasyon, kundi para sa kanya. So, mag-usip po tayo at sa umagang ito, before we pray, ang mga ninong at imam, siguro mamaya, i-distribute mo na. So, sa umagang ito, ipakita ko ang buhay ng bata na masasabi natin, ang bata ay may pinanggalingan. Okay? So before we proceed to the ceremony, siguro manalangin ko na tayo. Panginoon, salamat sa oras na ito, Diyos, na pinalaraan mo kami, Panginoon. Itong pag-present ng mga bata sa iyo, Diyos, bilang Panginoon, pagpagligtas ng aming buhay. Ikaw lang, O Diyos, ang aming pinikilala, Diyos, na may-ari ng aming buhay. At sa oras na ito, Lord, pinikilala din namin na si Kirit Maria ay totoong naging pagpapalang sa buhay ni Tony Patrick Ayos. At sa oras na ito, Lord,
Itataas namin ang iyong pangalan. Ikaw ang siyang maging may-ari at buhay ang bahay. Salamat po Diyos. Sa oras na ito, lahat ng pagpuri, lahat ng pagkasalamat, at lahat ng pagwalatian. Ibasahin ko ang content ng dedication natin. The family is a divine institution ordained of God. In the beginning of time, children are the heritage of God and are committed to their parents to care, protection, and training. It is important that all parents recognize their obligation and responsibility to God. Kami na, pwede na rin makakita. Welcome to Hashtag Life 101 Fellows Blog and Mascara Horizon Australia Asia. Hello to all the teams from the country of Philippines. Ano ba
Thank you.